This is something serious, okay? Na ganyan tayo eh, kapag ka nagmamahal, nabubulagan tayo ng todo-todo. Hindi lang isang beses tayo mabubulag, hindi lang dalawa o tatlo. Basta tayo ay nagmahal, diba? At binigay ang ating dedication sa isang tao na sa tingin natin ay nakakapagpasaya sa ating damdamin. Nilalampasan natin yung panluloko. Diba, nilalampasan at hindi na natin dinarama ng husto yung kanyang panggagancho kahit harap-harapan na kahit na nandyan na ang lahat ng pruweba sa harap, nasa ilalim na, ng hawak mo na nga yung pruweba, eh malalampasan natin yan ng dahil sa pagmamahal. But you know, ang totoong pagmamahal, bago mo ibahagi sa ibang tao, feelin. At para sa iba pa mga nakikinig, diba? Ang totoong pagmamahal ay pagmamahal sa sarili. Diba? Pagmamahal muna sa sarili bago mo ito ibahagi sa iba. Diba? Yung tamang pagmamahal sa sarili na syempre hindi mo pababayaan at hindi mo hahayaang masaktan ka ng sobra-sobra because ang sarili mo ang iyong makakasama. Okay? Ang sarili mo makakasama mo sa oras na masaya ka, sa oras na nahihirapan ka, sa oras na sinisipon ka, masama ang pakiramdam mo katulad ng meron ang ating live caller ngayon na si Faylin. Bagaman pagod sa kanyang trabaho ay kasama nga natin. Namumroblema pa doon sa kanyang jowa na hindi mapagod-pagod sa paghahanap ng iba pang jowa aside from her. Diba? Plus, diba, hindi rin puro puso ang atin dapat na pinapagana, mga kapatid. Hindi po. Gamitan din natin ng konting utak, konting talino. Ayan, hindi ho nagre-require ng kailangan mong natapos ka katulad ni Einstein o kung sino mang Nikola Tesla na para maging tama ang iyong desisyon sa buhay. No. Diba? Kailangan maging matalino ka. Hindi ka dapat niloloko. Hindi ka dapat naiisahan ng ating alam mo na, akala mo ay minamahal pero hindi naman pala talaga. Pinagsasamantalahan ka na.